Hi everyone, and welcome to a new episode of Few Minutes with Harvey. Hi guys, so for today's video, today is our last day here in Paris, France. And if you guys are new to my channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and please hit the notification bell for you to be updated on our latest uploads. I have uploaded few Paris, France vlogs on where you can see it on my playlist. Just go to my channel, click on playlist, and you can see there the Paris, France playlist. If you guys have any more questions, do not forget to comment it down below so we can address your concerns immediately. Para din, matulungan ko kayo if you want to travel here in Paris, France. So for today's video guys, kakaumpisa pa lang natin. So ngayon, last day na namin ni Diana dito sa Paris, France. Nandito pa rin kami sa hotel near Disneyland. We will just gonna eat breakfast and then after that we will go back to Central Paris para naman makapaglibot naman kami dahil ang plan namin for today is to go to Louvre. Kung nasaan yung painting or yung portrait ni Mona Lisa. And at the same time, mag-visit din kami ng museum and titingin din tayo ng mga LV. Pero I'm not gonna buy anything, ha? Hindi ako bibili ng LV. Titingnan lang namin yung pinaka-biggest store nila ng LV. And isasama ko kayo for sure. And after that, we will just stay here up until 5 p.m. 4 p.m. in UK. And plus 8 is equal to 1 a.m. in the Philippines. Dahil gusto lang din namin i-enjoy yung last day namin. So medyo laid back na to. Hindi na tayo naghahabol. Although naghahabol pa rin kami ng timing dahil kailangan pa rin namin na pumunta, humabol sa oras para hindi kami maiwan ng train. So guys, so far sobrang ganda ng France for me. Marami nagsasabi na madumi. Yes, madumi. Totoo naman talagang madumi yung sa may Eiffel Tower. Medyo moody ang mga tao, yun na lang sabihin ko. May maraming mabait, pero marami din na parang, alam nyo yun, sort of attitude. Which is quite normal for me kasi ako din naman, may attitude din naman ako. Then, the weather, it's really cold. Although kaya naman ng naka-sweater lang tayo. Pero, so on and so forth, everything is going well naman. Kaya yun lang guys, wala na ako ibang masabi. So if you guys want na malaman yung itinerary, please follow us dito sa ating channel na to. Kasi I have discussed the itinerary, although I know na may some, how do you pronounce it? Pronunciation mistake ako regarding dun sa name ng mga places. Kasi alam nyo naman, hindi naman talaga tayo taga dito. And at the same time, i-discuss ko din yung budget. And if you don't have the visa yet, magdi-discuss din ako on how to apply for Schengen visa, specifically for Paris, France. Because I know that this is the country that gives easy access from UK to Europe itself. Kasi I applied like a week lang, and then after 7 days dumating na agad, or less than 7 days dumating na agad yung visa ko. So it's quite easy. Yun nga lang, you have to find your schedule kasi syempre most of the Filipino UK nurses are looking for slot as well. Kaya yun lang muna guys, i-cut ko muna dito, i-montage natin kasi ang ganda ng view dito sa harap ko kasi medyo autumn na yung datingan niya and then iiba na yung kulay ng mga leaves. I-montage ko lang siya saglit, hindi na ako magmo-montage or magvi-video pagdating sa kainan. Kasi nga, na-video na natin siya last time or yesterday for the previous vlog. You might want to check it out para may idea rin kayo kung ano yung pagkain dito. And diniscuss ko din yung pros and cons ng Campanile de Val de France dito malapit sa Disneyland. So yun lang guys, i-montage siya natin and I'll be back kapag nandun na kami sa may Central Paris. Hello guys! Ngayon, alis na kami. Pa-check out na kami and mag-start na kaming mag-tour sa Louvre. And
doon sa isang mall. Yun na lang yung itinerary namin for today, since yun na lang naman yung hindi namin napupuntahan. Yung Notre Dame na church ay hindi namin pwedeng pasukin kasi as you all know ay nasunog nga siya. So talagang totally, nung nakita ko siya personal nung nag-sign waiver post kami, talagang sirang-sira talaga siya. So hindi talaga siya mapapasok. Ibibigay lang namin yung keycard and it's been an enjoyed 2 days here sa Campanile. Ngayon mag-aantay na lang din kami ng bus. I-update ko kayo kapag nakapunta ng video sa kung saan kami mag-stock ng aming luggage. Kasi iwan namin, medyo madami kami luggage kung makita nyo yan. No? Although isang maleta lang naman ako, si Diana meron gym bag tsaka isang maleta, then meron pa siyang backpack. Hindi ko alam bakit ganun kadami yung dala niya. Ako naman ay tatawid ko naman ng isang maleta lang kasi naka-vacuum sealed lahat nung gamit ko. Isa rin pala yun sa mga technique na magagawa nyo. Since lahat ng mga dala ko is medyo makakapal na jacket, the only way na mag-fit siya dito sa bag ko is kailangan i-vacuum seal siya para hindi tayo mahirapan. So ayun, update ko na lang kayo mamaya. Hindi ko alam, pero unusual pa rin sa paningin nila na may nagpo-vlog. Pero dead ma. Miski yung way ng pagkain. Kasi kanina, nilantakan ko sa damakmak na like too many bacon, hotdog, sausages, like egg, kwaso, and then baguette. So yun lang, dami kong kinain, hindi ko na binidyohan kasi sabi ko babawi ako kasi kahapon, instead na madami akong kainin, konti lang yung nakuha ko kasi wala na, late na rin kami umano. Late na rin kami nag-start mag-breakfast. O siya, sige, cut na lang muna natin, then mamaya na lang ulit. Hello guys, andito na kami ngayon sa Gare du Nord, yung main station kung saan din kami sasakay mamaya pa balik ng London. So ito yung pinaka-station nila. Mag-iiwan lang kami dito ng luggage namin kasi maglilipot pa nga kami sa Louvre. At saka ayan, papahuli tayo. Kuya, hulihin mo kami. So bago yun, pagkatapos namin dito, maglilipot muna kami. Then kung kakayanin pa ng oras, maghahanap kami ng, pupunta kami ng mall para magbili ng pwedeng ipampasalubong. Update ko na lang kayo guys kapag naka-check-in na kami ng luggage namin para mabalikan na lang namin mamaya. So balitaan ko kayo guys. Ito may, ito yung sign, left luggage. So kailangan pa yata naming bumaba guys. So yun, may escalator dito. Actually mura lang, mas mura yung mga train dito compared doon sa London. Kasi dito from Disney papunta sa Central Paris, 5 euro which is 3 pounds lang sa UK. Yun nga lang talaga, I think much better na mag-thorough pa ng planning para hindi totally maligaw. Ayan, ayan, pababa na kami ngayon. And dito kami mag-iiwan ng luggage, then continue na ulit kami magkalagala muna. So ibaba ko muna to, update ko na lang kayo kapag nailagay na namin yung luggage namin. Yan, so dito kami nag-iwan ng luggage namin. Actually nag-fit naman yung 4 na bags. Ay actually 3, 2 maleta, isang gym bag. So dito kami nag-ipit. So di namin alam paano siya kukuhanin mamaya. So may ticket pa. Tabi na lang lahat ng receipt para makuha natin mamaya. So ngayon ayun, i-read para ma-retrieve, may barcode pala para makuha mo yung gamit mo. So ngayon start na kami maglipot. So ito yung pinaka preview, yung kabila. Thank you. Ito yung kabila. Yes. Meron din dito sa Amazon. So yung suggestion niya is mag-take photo ng ticket para if ever ma-read pa rin ng QR mamaya.
So pagkababa nitong phone, to try natin picturean para hindi tayo mahirapan. So ngayon, Louvre na tayo, no? So papasok na kami, pupunta na kami ng Louvre. So meron na lamang kami 3 hours para maglibot. So update natin kayo kung ano pa yung mga magagawa namin dito. Then as usual, same old phrase, if you have questions, sabihan nyo lang kami para ma-address natin yung concern. So dito na kami sasakay sa M4. So Metro 4 na naman, Metro 4 kami sasakay. So i-montage lang natin para makita nyo lang yung vicinity ng Eurostar na station. Guys, ito lang talaga ang sobrang pangit sa sistema dito. Actually, nakakapikon na. Kakabili mo lang ng ticket ng train, then kapag saksak mo, hindi na naman gumagana. Nagkakos lang to ng too much delay. Kaya if ako sa inyo, kumuha na kayo ng ticket like yung parang Oyster card sa atin. Kasi yung ganito, napaka-nonsense. Sobrang shit. Ang tagal, nagpapatagal lang. Instead na makalibot ka agad, makasakay ka agad, magkakos siya ng sobrang delay kasi napakadami ng pila. Bago isa lang yung counter. Wala man lang kasamang isa. So, sobrang nakakapikon, guys. So yung 3 hours na yon, mababawasan pa kasi ilang minuto yung stay ko dito para lang ma-address, para lang sa isang ticket na binili mo pero ayaw gumana. Sobrang pangit ng system ng train. And sobrang opportunistic din ng mga tellers. Kasi sabihin nila, kailangan mo bumili ng bago, ganyan, kahit nakakabili mo lang. So always keep your receipt. Kasi kakabili mo lang, wala, hindi ka talaga nila agad pagbibigyan. Ayan, dilitan ko na lang ako, guys, ha, para ongoing yung vlog natin habang naglalakad kami. Para din makita niyo yung vicinity ng Central Paris. So ngayon papunta na kami ng Louvre. Pero hindi namin alam kung saan kami dapat yung bumaba. Sa yung underground na entrance, paakyat ng Louvre kasi mas okay daw doon umakyat para hindi ka masyadong mag-antay ng pila doon sa mismong taas. Pero anyway, since kailangan na namin medyo magmadali, so nandito na lang kami sa taas kasi na yung pinaka-nearest exit. Yun pala yung cons din pala dito, guys. Walang exit na nakalagay. As in word na exit pala nakalagay. So talagang kailangan mong tiyaga. And totoo yun, guys. Sobrang pangit ng train system. I will not take back my word. Sobrang hindi okay. Then if ever hindi siya katulad sa UK na ang dami mong tellers, if ever magkaroon ng aberya, dito wala. Hindi ka pa papansinin ng mga teller na yan. Talagang hahayaan ka nila mag-isa. So parang meron atang model dun sa kabila, yung nakita nyo. Anyway, I don't know him. So ngayon maglalakad kami dun sa dulo, papunta dun sa pinaka-Louvre. Actually tanaw naman na siya dito. And ayan yung vicinity. Try kong i-cut, then mag 10 second lang tayo na montage. Ay nagaisaunahan yung tama ba da yan? Ayan, ayan. Hindi pa rin pala namin sure. Mamaya ko na i-declare kapag yan ang lahat. Pero may natatanong kami. Ayan, yung nasa unahan natin. Ayan. So hopefully yan na yun. Dalawang bagay lang naman ang kailangan kong makita. Si Mona Lisa at saka yung pyramid. Then if may extra time pa tayo, libutin natin yung buong museum. Advisable pala dito, guys, maglaan kayo ng half day para lang dun sa loop. Kung gusto nyo talaga ma-maximize lahat ng nasa loop. Kasi sobrang laki niya. Pakita rin naman natin sa inyo mamaya yung kabuuan. As long as pwede tayo mag-video para hindi rin sayang. Wait lang, mag-picture lang ako dito.
if ever din pala, lahat ng ibang video na hindi nyo makita, pwede nyo makita sa Instagram account natin sa Reels. Sorry? So ayan na yung Louvre. Kita nyo kung gaano kalaki yan. So hindi na ako nagaano ha, iniiwasan ko na kasi mag-montage ng matagal. Kasi nagiging problem natin usually, kapag nag-montage ako, if ever lang naman mapapansin nyo sa ibang vlogs, may mga nawawalan ng music. Kasi before, nung nagkahanap ako ng kanta, sinasabi nila na hindi naman daw, nawala namang copyright. Pero ngayon, nung medyo sumikat na siya, nilagyan nila ng copyright. So medyo unfair lang kasi sayang na pumapangit yung pinaka video. So tatawid muna kami and mag-iingat muna tayo, baka tayo mabunggo. Bibilisan lang natin ang tawid. So yun, doon na tayo sa kabilang section. So ikat ko muna dito, then balik na lang ako kapag papasok na tayo sa loob. Ayan guys, nandito na tayo ngayon and hopefully maximize natin yung time natin dito. So andito na yung entrance para dun sa pyramid. And yun lang, marami daw talaga din pila. Mamaya ko na nga lang i-post sa Instagram yung ano. Actually nagre-reels din ako sa Instagram guys. If ever may mga hindi kayo makita dito sa vlog, meron din ako dun sa Instagram. You can just check it dun sa icon natin ng France. Pero kita yon lahat ng France natin. So, cut muna natin dito. Then mag-reels lang din tayo. Ito na tayo guys, andito na tayo sa pinakasikat na pyramid dito sa Louvre Museum. And sobrang ganda, sobrang laki niya. Nawala yung bad trip ko dun sa train ticket. And tingnan nyo guys, oh. Sobrang ganda. And sobrang haba ng pila dun sa kabila. Pero otherwise, okay naman dito sa likod magpicture. I-montage natin saglit para mas ma-appreciate nyo siya. Diba guys, sobrang ganda niya. Marami nakapila dun sa unahan kasi yun talaga daw yata yung spot. Pero kahit saan ka naman pumuesto, kita mo pa rin naman yung apat na side niya. Anyway, let's see, tingnan natin dun sa unahan kung mas maganda yung preview dun. Pero hindi ko alam na saan na naman yung kasama ko, saan na naman siya nagpunta. So kailangan na naman siyang tawagan para malaman natin kung nasaan siya. And diba, tingnan nyo, tinatao naman talaga kasi siya maigi. So siguro pumila na siya doon sa entrance ng museum. Actually entrance to ng museum guys, tong pyramid na to. Yun nga lang, naging iconic maigi kasi syempre kakaiba siya from the usual. Ikat ko muna dito guys, tawagin ko lang muna si Diana. Ayan guys, nakapasok na tayo and dito tayo sa likod dumaan kasi mas mabilis dahil late kami. Yung book namin ay 12 o'clock pero ngayon ay almost, that's 1:30 p.m. na. Dito na kami ngayon sa ilalim. So mag-start tayo maglibot. Unahin muna natin pilaan si Mona Lisa para makita natin siya up close. Wala pa akong picture dun sa Louvre Pyramid kasi unahin muna tong sa baba dahil maraming ang pumipila dito. Hopefully magkaroon tayo ng chance makita si Mona Lisa in person. Para hindi tayo mahirapan. Yeah, oo. Dito na tayo guys sa loob. Ayan, kung nakikita niyo yung mga nasa ceiling, yan yung pinaka pyramid sa labas. Mamaya magpipicture tayo dyan. Ngayon unahin muna natin puntahan si Mona Lisa.
kasi yun yung pinakagusto kong makita dito. Update ko kayo guys pag nandun na kami. Grabe guys, kita nyo oh. Sobrang intricate ng mga sculptures. Miski yung design ng mismong museum, sobrang ganda. Sabagay, magkano rin yung binayad mo? 17 euro. Deserve naman nilang ayusin yan. Pero grabe, sobrang sculpture pa lang to ah. Ngayon, nagmamadali kami kasi kailangan namin habulin si Mona Lisa, baka umalis. And syempre, halas, kita nyo lahat yan. Yan, lahat yan papunta dun sa kanya. Mamaya natin libutin yung iba. Unahin muna natin yung importante. Kasi yung mga ibang art naman, hindi nyo naman yan kilala eh. Miski ako, hindi ko rin kilala. Sino yan? Yung walang ulong yan. Merong sculpture dito na parang fallen angel na walang ulo. Anyway, hindi nyo man nakikita kasi nakaharang yung dalawa. And pinagpapawisan na naman ako, so nangangati na naman ako. Okay, cut ko muna dito kasi wala kayong makitang maayos. And okay, so ito lang yata yung museum na hindi ko lulokohin. Mga ancient, ano, Catholic paints. Grabe, oh. Siguro pag nasa Vatican ako, wala akong magawa kundi umiyak. Anyway, pupunta tayo ng Vatican anytime soon. Promise ko yan, pupunta tayo ng Vatican. Antayin lang natin magka-visa yung mga inaantay natin magka-visa din. Para may kasama tayo mag-travel. Grabe, sobrang ganda. Nakakabusog yung mata. See, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mga paintings. Crucifixion. Sobrang amazing. Guys, baka ang tinitingnan nyo yung mga tao, hindi yung paintings ha. Alam kong yung iba natutuwa din kayo sa itsura ng mga tao. Ayun na si Mona Lisa. Dito na kami. So ayun si Mona Lisa. Siya sa dulo. Ah. Then ayan, lahat nakapila sa kanya. Tingnan nyo. Tatanggalin ko ako din para ma-zoom natin siya. Ayun na guys, nasa pinakamalapit na tayong part ni Mona Lisa. Ayan, exit na tayo. Sobrang ganda experience. It's a very nice experience. At least nakita na natin up close si Mona Lisa. Nagkaroon din ako ng some pictures with her that you can see on the Instagram account. I have some reels as well na I will post a little bit later. Pero more or less, hindi nyo na, na-post ko na bago nyo pa ito makita kasi delayed talaga ito ng ilang weeks. So ngayon, maglilibot na lang muna kami kasi ano pa yung mga sikat dito na paintings. Pero ang gaganda ng paintings, to be honest. Sobrang intricate lahat. Walang tapon. As in, makikita mo talaga yung art before. And mamamangha ka na lang talaga sa way nila kung paano sila gumawa ng art. Try natin i-montage yung katabi ni Mona Lisa, pero siya talaga yung center. Siya talaga yung spotlight. Ang nasa palibot, Last Supper, oh. Pero hindi siya yung spotlight. Ang spotlight si Mona Lisa talaga. Pakita ko sa inyo sa kabila. And guys, kita nyo kung gaano kalaki yung picture ng interpretation ng Last Supper. Sobrang intricate. Sobrang ganda.
And ayan yung palibot ng section nila Mona Lisa. Pero si Mona Lisa yun, nandun sa gitna. And ang dami nakapalibit na paintings. Sobrang ganda, di ba? Anyway, cut muna natin dito. Then hanap pa tayo ng iba nating mapupuntahan. Ngayon guys, nandito na kami sa Galleria de Apollyon. Na gold lahat yung nandun sa loob, yung preview sa loob. Tingnan nyo, pasukin natin siya ha. Nayaan ko muna si Diana mag cinematic para sa reel. Grabe, kung ganito yung itsura ng Sistine Chapel, kung mas maganda pa dito. Grabe, sobrang intricate, promise. Ito nyo yan. Kuhanan ko ng picture and then magtanggalin ko lang ako para ma-visualize siya ng mas maayos. And guys, dito na tayo sa loob ng de Apollyon. Kita niyo yan, yung sardonyx niya. Made up of gold mounts, modern sardonyx cameos. Tingnan niyo yung itsura. Sobrang ganda, di ba? Then ito namang isa. Kita niyo yan. Sardonyx cup. Enameled gold mounts, rubies, diamonds, and sapphires. Di ba? Sobrang ganda. Buti walang nagnanakaw dito. Ako yata yung una. Grabe, sobrang ganda. Tingnan nyo naman yan guys, oh. Yung details. Yung details din na makakami ninyo, makinis. Yan guys, grabe, sobrang ganda. Pinafocus-focus ko lang kung saan ko gustong ipakita sa inyo. Ito nyo yan. Pati si ate, kita nyo ba? Oh. Grabe, diba? Gilt copper, gold diamonds, made of lahat made of gold, diamond, sapphire. Tingnan niyo naman, guys, sobrang ganda. Grabe yung mga chalice. Grabe. Di pa tayo dito sa kabila. Ayan o, tingnan mo o. Oh. Ay, malalaglag ang cellphone. Diba? Grabe, sobrang ganda. Okay, ikat ko muna dito. Mag-reel sa'yo. Ito naman guys, yung crown ni De Luis 15. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Grabe. Sobrang ganda. Parang crown yata to ng Pope. I'm not sure. Search natin siya. Ah, hindi pala. King pala talaga. Sorry. Diba? Guys, ayan pa guys. So more crowns for us. More jewels. See? Grabe yung details. Tanggalin ko ako din, i-montage natin. Ayan pa guys, oh, diba? Mga crowns lahat. Crown naman to ni Queen Maria Amalia, wife of Louis Philippe, King of the French from 1830 to 1848. And ito namang kabila ay necklace and earrings from a set of emerald jewelry belonging to Empress Marie Louise, second wife of Napoleon I, Emperor of the French from 1804 to 1814. Ito naman guys ay diadem belonging to Empress Eugenie, wife of Napoleon III, Emperor of the French from 1852 to 1870.
ipatay. Dito naman sa kabila, kung makikita nyo yan, ito naman ay crown of Empress Eugene, wife of Napoleon III. Ito yung pinaka-crown niya. Grabe, no? And guys, hindi na ako nakapag-video maigi kasi na-enjoy ko na yung paglilibot. Actually, konti lang yung mga nalait naming art. Pero mostly, grabe, ang gaganda lahat. Yung iba nasa Instagram ko, for sure yung mga pictures ng mga hindi kasama sa videos. Then ngayon palabas na kami kasi sobrang limited na lang nung oras. So yung mga importante at yung mga madadaanan na lang yung nakuha na namin. Mostly, grabe, kulang. If I were you guys, a lot one day here. Para ma-maximize nyo lahat ng pwede nyong makita dito sa loob ng Louvre Museum. Kasi hindi ka magsisisi, worth it lahat. Lahat ng sculptures, lahat ng arts. Sobrang detailed lahat. Ayun, nikwentuhan kami tungkol dun kay Isaac. Na yung dapat papatayin siya nung tatay niya. Then biglang sinabi na wag na patunayan mo na. I know guys, alam niyo yung kwentong yun. Then nandito kami dun sa section na yun na lahat ng sculpture dito, lahat relevant sa nangyari before. Ayan, mga katulad niyan, si Amphitrite. Diba? Sobrang ganda. Sobrang detail. Ayan, pakita ko sa inyo yung kabuuan. Kung gaano kaganda dito. Okay, wait lang. Mag-reels lang ako din, mag-picture kami. And that will be it for our Louvre Museum tour. So ngayon, papunta na kami sa mall para tumingin ng mga pwedeng iuwi like French butter ng croissant and ng macaroons and hanap pa tayo ng pwede nating bilhin pero malabong LV guys, out of budget pa siya, marami pa tayong kailangang gastusin for the next few months. Kasabi ko naman sa inyo, we will be visiting another country right before the year ends. So I need to save for it. So ang napakadami pa guys, marami pa kaming hindi napuntahan ni Diana, to be completely honest with you. And if ever man na nakapunta ka dito and you have other stuff na pwedeng i-share and your experience mo sa mga nadaanan mo, kasi for sure hindi mo talaga ito matatapos eh. I doubt it na matatapos mo to. So yun lang muna guys, ikat ko na dito yung video natin and see you mamaya pag nasa mall na kami. Ayan guys, dito na kami nagpunta sa La Duree, yung pinakasikat na macaroons nila. Bibili ako syempre, kailangan matry natin to. And sabihin ko sa inyo kung worth it ba siya. Siguro bibili na ako ng like $1 para lang matry natin siya. Then update ko kayo kung anong lasa niya. Balitaan ko kayo guys. Montage natin siya para mas ma-appreciate niyo. So guys, ayan yung mga options mo ng La Duree. So for 18 pieces, 49 euro. 6 pieces is almost 20 euro. So these are the choices na pwede mong makuha. So bumili lang ako ng 6 pieces for me to try. And here are the flavors. Passion fruit, coffee, chocolate, raspberry, vanilla, pistachio, salted caramel, rose, butter, almond, lemon, orange, blossom, chocolate with Christmas spices, nougat, speculoos inspiration, honey and pine, chestnut and hazelnut coated with milk chocolate. Those are the flavors that you can try. I got 8 pieces, 6 is iuwi ko sa London, and the 2 is kakainin ko dito. So tikman na lang natin siya mamaya and update ko kayo. Okay guys, nakakalabas na kami. And nandito na kami sa Galeries Lafayette. Hininaan ko lang guys kasi wala kami na itamang pronunciation dito eh. Kung ano-ano kasi sinasabi eh. So magmamayaman tayo, titingin tayo kung may afford tayong bilhin. Ang bumungad sa atin, Fendi, Saint Laurent, Yves Saint Laurent, shit, Gucci, ay, Diyos ko.
Diana, ba't ba tayo nandito? Akyat tayo, dabi naman mahirap. Ayun na, YSL. Actually, yung ano ko, YSL to, itong bigay nga lang ng daddy ko to. Kaya, magwawala talaga ako pag nawala. Ito yung mga Balenciaga. Let's see kung kaya nating magano. Coach lang siguro ako, be. Ayan, actually maganda yung Bottega. Kaso medyo mahal lang talaga. Medyo lang. Yeah, Longchamp. Mukhang okay to ah. Tignan mo, maraming ano, Pilipino. Silipin nga natin, wala namang masama eh. Titingin lang naman tayo eh. MK. Nabili ko na si Mami ng ganito eh, ng MK na to. Ang hinahanap ko ano, Marc Jacobs. Yan si Kuya oh. Oh? Rar. Okay, silipin natin dito, guys. Cut ko muna habang naghahanap-hanap lang kami. Guys, oh, si Christian. Hindi ko na mabanggit yung surname. And grabe, guys, amoy mayaman, promise. Habang naghahanap si Nay, yung Longchamp okay sana eh. Kaso ang problem is parang hindi siya pang luxury tingnan. Medyo common lang. Saan si Diana? Then, 170 euro na siya agad. Papatak ng 168 pounds in general. So, siguro baka kaso hindi naman tayo bibili ng Jo Malone kasi nasa Jo Malone naman tayo. Wait lang ha. I-cut ko muna. Hanapin ko muna si Diana. Guys, tingnan nyo. Ang ganda ng mga dito, di ba? Mga branded. Tingnan nyo yung ibabaw. Sobrang ganda ng interior ng mall. Grabe. Pangmayamang pangmayaman. May Miss Chanel doon. May LV din. Actually, parang ano siya eh. Luxury store talaga. Lagay ko lang yung dual cam para makita nyo rin ako. Wait lang. Di ko alam yung tawag dito, pero alam ko si mahal tong mga ganito eh. Nakita ko to sa isang vlog eh. Cute oh. Hindi naman to Funko Pop kasi alam ko yung Funko Pop. Anyway, nandito kami sa souvenir center. Then, namumutla na lang kami kasi lahat guys ng mga brands na talagang high-end like Bottega, Balenciaga, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. Ano pa ba yung mga nakita? Tsaka yung mga ibang na babasa ko lang sa Fashion Week. Nandito lahat yung brands nila. Then, ang pinunta namin dito, Bata. We went here to get French butter. So, maghahanap na tayo yung mga pasalubong mga chocolates. Then yung Angelina daw na chocolate, masarap din daw. Anyway, I'm not fan of chocolate. So, hindi issue sa akin ng tsokolate, guys. M&M's at Kisses lang ang alam ko, tsaka Lindor. So, mga pupunta kami section ng bata. Kahanap kami ng bata. Ay, mga pasalubong. Sobrang dami. So, yung mga burger, meron din mga pasta. Parang sa cafe na to. Oo, cafe na to eh. So, hanap muna tayo. Cut ko muna guys kasi medyo maraming tao. Pakit kami dito sa pinakatuktok, yung overlooking. And kita nyo dyan yung Eiffel Tower. And nasa harap natin yung Opera Garnier. Hindi, ito sa taas doon ng La Feja. Wait lang, hawakan ko may cellphone ko. Natroma ako doon sa tumalsik na salamin ko doon sa Eiffel. So, ayan yung pinakabuuan. So, bababa na rin kami. Pupunta kami sa La Feja Gourmet para bumili ng butter. And then, babalik na kami ng train station kasi anong oras na rin? 4:30 na. And 6 PM yung alis ng train pabalik ng London. So yun lang guys, update ko kayo. Most probably yung huling doon na natin ika-cut after natin bumili ng butter.
So that's it guys, thank you so much for pagsama sa amin dito sa aming 4-day Paris trip and sobrang saya ko kasi I explored everything na kaya ng oras and lahat ng mga landmarks na kailangan namin mapuntahan ay napuntahan namin. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nagmamadali na rin ako dahil aabutan na kami ng train namin pabalik ng London and luckily hindi pa naman kami napagsarahan ng gate. Sana mapanood nyo pa yung mga next vlogs natin kasi i-discuss ko doon yung itinerary, yung budget at kung paano mag-apply ng Schengen visa. So if you guys have any more questions in mind, do not forget to comment down it below so we can address your concerns immediately. And please do not forget to like, share, comment, subscribe, and please hit the notification bell for you to be updated. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin guys and see you again sa ating next Paris vlog. Bye-bye!